kayo. At masisilip ko yung mga alaga ko sa inyo. Ha? Okay, let's go. Dito muna tayo sa Adi, huwag ka magpokpok. Ito nga pala si Chase. Bantay ko sa mga alaga ko yan. Ito nga, ito naman si Scott, malakit na ba yan. Mga bantay ko dito yan. Pag sa ating gabi, may nag-ingay sila. So, may threat. Tara, pasukin natin yung mga yan yung mga alaga kong manok na Rhode Island Red at saka Black Astrolot. Yan. Tapos, ito yung aking mga Peking Duck sa Cherry Valley FM3 ang kanilang ang kanilang breed. Meron pa ako dito, mga babae yan, mga Star 23. Kailangan may inumin na sila. So hapon na, dapat to palitan na ng tubig. Palitan na ng tubig to para wag hinahayaan walang tubig. Maubos na yung tubig nito, dapat to lagyan na. Bigyan natin sila ng inumin. Tapos, hugasan natin itong inumin. Ito lang po ang aking routine dito. Maga, tanghali, hapon, check ng alaga. Kasi dyan gagaling yung income na kahit maliit ang kita, please, dalilibang ka. Patanto sila. Inumin para fresh na naman. Saka dapat po, pag may mga sisiw tayong ganyan, dapat safe sila sa mga pusa, sa daga. Dapat paggawa tayo ng brooding ng ating mga alaga. Lalagyan ng tirahan nila na safety. Ah, kapag ka umuulan, tinataklob ko yung lona. Parang hindi sila narabasa o pag mainit, ganyan lang sila. Actually dito hindi yan masyadong mainit dahil may puno tayo. Look at the sky. Okay, check naman natin itong isa. At saka guys, dapat huwag mawawala yung tubig natin sa ating mga alaga. Make sure na kanilang inuman ay pwede rin nilang paliguan. Okay, tapos na tayo sa mga manok at sa mga bibi ko. Lipat tayo doon sa aking maskubidak at sa turkey, sa pagbo ko. Meron pa ako doon, mga pabo at saka native na manok ulit. Tara! Okay, ngayon, andito na tayo sa aking mga alagang pabo at saka mga native na manok. Ayan sila, oh. Ito, Rhode Island Red rooster ko. Medyo mataas ang bilihan ng mga ganyan. Mga type 1 na babae na Rhode Island Red. Medyo naman.
fast food dito ako, yung mga pilaring bibi natin, ayun. Wow! Tapos guys, silipin natin yung itlugan ng manok. Tara. Ito yung itlogan ko ng manok. Ninay. Naka-post ba yun? Ayan. Ayun, yung itlog. Ayun. Nakita ko rin. Mga itlogan. Ayan po. Wala yung mga native kong manok, oh. Ang dami pa nila. Tapos may fish pang kami dyan, oh. Diyan dyan naliligo yung mga peking duck ko. Bee! Krrrr! Ayun, no? Dahil ko pang manok sa paligid, ligid. Oh, yun, nakita nyo ba yan? Tignan nyo, silipin nyo. Oh, yan, mga native chiing ko. Sarap po sila pag tinola, sinampalukan. Okay? Ito nga pala guys, yung taas ng silong ng aking kalbeng. Baka mataihan ako dito ah. Ito po, ang aking bahay ng kalbeng, skasya ako. Ito yung first floor. 5 feet ang taas ng ilalim. At itong second floor na gawa sa kahoy, sa kawayan, bayog. Ang taas niya mula sa floor ay 3 feet. Pritik po ang silong. Ayan, aking mga alaga. Nakamping. Lapitan mo. Liga rito. Kaibigang Jamjam. Ayan. Ito po yung aking mga alagang kambing sa first floor. Ito yung second floor. Ito nyo, gawa sa kawayan at gawa sa bakal. Andito tayo sa silong ng aking kambing. Nakita nyo, malilinis, walang tae. Lagi po siyang nililinis. Ngayon, silipin natin yung loob. Tara, let's go. So ngayon, nakakit na tayo sa taas ng aking gulungan. Mga kambing. Ayan, dahil hako na, kumakain sila. Ang aking bahay ng kambing ay may luwang na isa. Dalawat kalahating dipa. So yan, meron akong binutas-butas na kawayan. Binutas-butas na kawayan, nilagyan ko ng asin at molasses. At ito naman ay ang Himalayan salt. Ito ay ang black mineral. So ito naman guys, yung second floor na sinasabi ko. Pwede ko siyang kumpay net lang kung merong bukod. So, ito siya, may kainan, may tubig. So yan siya. Then from the top, makikita mo na siya. O, yan, paligid. Okay, ito po ang aking kasulungan ng mga lagang kambing. Salamat po sa pag-watch. Pag-likes na rin at sa share and subscribe na rin po.